Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang San Juanico Bridge. Magandang araw. Welcome to my channel. Ang channel na ikikwento sa inyo ang kasaysayan. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo ng ganitong klase ng mga video kung saan ay may bagong impormasyon kang malalaman, ay i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa bawat video na aking i-upload. Ang San Juanico Bridge ay isa sa mga proyektong naipagawa ni Pangulong Marcos. Ito ang pinakamahabang tuloy sa bansa na dumadaan sa dagat at nagturugtong sa dalawang isla, ang Samar at ang Leyte. Mahaba itong mahigit 2 kilometro at pinagdurugtong nito ang bayan ng Santa Rita Samar at ang siyudad ng Tacloban sa Leyte. Pinangalanan ng tuloy na San Juanico dahil sa dumadaan ito sa San Juanico Strait. Ang nasabing tulay ay sinimulang gawin noong 1969 at natapos noong 1973. Pinasinayaan ito noong July 2, kaarawan ni dating First Lady Imelda Marcos. Nagkakahalaga ito ng $22 million o katumbas na 154 million pesos noong dekada 70. Ang pirang ginastos na nasabing proyekto ay utang mula sa bansang Hapon. Ang kumpanyang Construction and Development Corporation of the Philippines na kilala sa tawag ngayon na Philippine National Construction Corporation ay ang natasan sa paggawa ng nasabing tulay. Si Rodolfo Cuenca na malapit sa mga Marcos ang siyang may-ari ng nasabing kumpanya. Sinasabing ang tulay ay itinayo bilang regalo ni Pangulong Marcos kay Imelda. Si Imelda ay nagmula sa Leyte at lahat ng mga infrastruktura ay pabor sa nabanggit na probinsya. Di umano ay nais ipakita ni Imelda sa kanyang mga nasasakupan kung gaano siya kamahal ni Marcos. Tinawag rin isang white elephant ang nasabing proyekto dahil noong naisip ito ay wala pang masyadong traffic sa pagitan ng isla ng Leyte at Samar, sapagkat hindi pa ito maunlad. Sa makatwid, wala pang pangangailangan para sa isang napakahalagang proyekto na pinunduhan ng utang sa ibang bansa na sisingilin ng interes. Ngunit ang tulay ay naitayo pa rin dahil si Imelda Marcos na lumaki sa Leyte ay nais ng isang tulay para sa kanyang lalawigan. Sa kasalukuyan, ang San Juanico Bridge ay isang tanyag na landmark at kilalang tourist attraction sa mga nabanggit na lugar. Malaking tulong din ito sa ekonomiya ng nasabing rehiyon. Dahil sa San Juanico Bridge, ang mga biyahero mula Samar patungong Leyte ay hindi na kailangan pang ipagsapalaran ang kanilang mga buhay. Dati kasi ay sa dagat sila dumadaan kapag naglalakbay. Mas madali na rin silang nakakapunta ng Tacloban City na sentro ng komersyo ng Eastern Visayas. Anumang oras ng araw ay nakakapaghatid sila ng mga produkto at nakakabila rin ng mga kalakal sa nabanggit na lugar. Maging ang mga manlalakbay mula Mindanao at Luzon ay madaling nakakabiyahe patungo sa kanilang pupuntahan sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil ito sa pagdaan nila sa San Juanico Bridge. At dito ko na tinatapos ang kwento. Sa tingin mo, ano ang dapat matutunan ng mga Pilipino sa proyektong ito ni dating Pangulong Marcos? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay pwede mong i-like o i-share para malaman din ng iba pang Pilipino ang kasaysayan ng San Juanico Bridge. Kung may kasaysayan kang nais malaman, ay i-comment lamang ito at atin itong tatalakayin. Maraming salamat!